The recent years in Angelica's career have been a steady and consistent rise. Bawat proyekto, pinag-iisipan ng husto. At bawat proyekto, tumatatak. Isa na rito ay ang pelikulang A Love Story, kasama sina Aga Muchlach at Miss Maricel Soriano. Ang naaalala ko talaga, bago mapunta sa akin yung project na yan, kasi nagsanta sa tita na nga ako. Then may mga dumadating sa akin projects na parang nakukulangan ako. Parang di ako happy, ganun. Sobrang grabe yung mga ginawa ko, yung sinubukan ko dun sa pelikulang yun. Para akong gutom, nag-crave ako ng something na matcha-challenge ako ulit. Then nung dumating nga sa akin yung A Love Story, dun ako talaga nawindang na parang, wow! Talaga, ay, sa akin sa napunta. Talagang happy ako na kasama ko si Aga Muchlach, tsaka makakasama ko ulit siyempre si Inay Maria. So, tagisan talaga kami ng, ano, di ba, ng acting, kaming tatlo. Tapos ako yung ipinantay sa kanila. Para akong pinasakay sa eroplano, tapos ako yung piloto, pero hindi ko alam paano manihohin yung eroplano. Ganun yung pakiramdam na ibinigay sa akin ng pelikula. Ganun kalaki yung parang, paano to? Paano ko to paliliparin? Wala tayong pag-uusapang budget. Kasi hanggang sa mamulubi tayo, nasa casino tayo. Game? Game! O, usapan niya na kasi dala pa akong credit card ni Mami. Ako, I like that. Excuse me. Hindi naman kayo papapasukin sa casino. Dahil ilan taon lang ba kayo? 15? 16? 17? I'm 22. And I don't talk to strangers. Well, I'm no stranger. My name is Ian Montes. And you are? Not interested. Yung relationship kasi namin ni Inay, talagang ang tingin niya sa akin, anak niya ako. Mahal na mahal niya ako. Ginawa niya yung pelikula at ibinigay niya sa akin yung pelikula. Sa mga eksena, pag magka-eksena kami, siya yung nagka-cut. Kala mo siya yung direktor. Kinakat niya talaga. Pinapatigil niya. Tapos, talagang aanuhin niya ako. Umayos ka, umarte ka. Sumurahin niya talaga ako. At saka yung, opo, opo. Talagang piniga niya ako. Hindi siya papayag na parang paglaruan ko yung pelikula. Hindi talaga. Hindi niya ginawang madali para sa akin. Talagang gusto niyang ibigay ko yung best ko. Hindi ako nakipagkita kay Joanna! Sinungaling! Sinungaling! Kung ayaw mo maniwala, tiwag! Ba talaga pag komportable ka sa mga taong kasama mo eh? Mas madali yung trabaho, mas mabilis yung trabaho. Alam mo kung ano yung ibibigay niya. Alam mo kung paano niya tatanggapin yung ibibigay mo sa eksena. Masarap. Masarap talaga. Parang, hindi ko alam kung saan ko siya may co-compare. Yung pag kami nagawa ka, parang pag nagawa mo siya, kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit paulit-ulit eh, di ba? Parang minsan nga, ikaw pa yung manghingi ng isa pa eh, yung direct isa pa. Ian, I want you to stay. Ian, kakalimutan ko ang lahat. Wala akong gustong malaman. Ian, ang gusto ko lang isa pang pagkakataon. Madali kasing gumawa ng pelikula. Katulad kasi ng iisa pa lamang. Si Direk Ruel yung director namin doon. And si Direk Ruel ulit yung director ko for one more try. Madali kasing magtrabaho kapag komportable ka sa mga tao sa paligid mo. And lalong-lalo na, gustong-gusto ko yung paraan niya sa trabaho. Gustong-gusto ko yung kami yung nagbibigay ng sariling linya. Feeling ko kasi mas attached ako doon, mas kapit na kapit ako, mas alam ko yung sasabihin ko, mas maibibigay ko ng tama kasi yun yung alam kong nararamdaman ng character ko. And si Direk Ruel kasi, ano siya eh, naniniwala siya na walang ibang mas nakakakilala sa character ng story ang to kung hindi yung mga artistang nagpo-portray nun. Ang sarap niyang gawin. Parang gusto mong sumigaw sa happiness na sarap. Sa television naman, pinagbidahan ni Angelica ang reunion project niya with Piolo Pascual and Dieter Ocampo. Ito ang kauna-una ang pagkakataon na may double billing ang isang artista sa isang teleserye. Kasi yung apoy sa dagat, sabi ko nga, para siyang laging nanghihingi ng Oscars. Ganun yung nangyari sa mga bawat eksena namin. Bawat eksena, kailangan kang manalo ng Oscars. Ganun.
ganun ka-intense yung bawat eksena. Ubus na ubus ka na talaga. Nakakaubos talaga siya. Hindi birong gumawa ng role na, ng dual roles. So, ako naman, masaya naman ako. Ginusto ko naman talaga siya. Nalaman ka, Rebecca. Nalaman ka. Kailangan mo lumaban. Mag-isip ka ng parang kung paano ka lalaban. Tama. Kung kinakailangang tapatan ng dahas ang dahas, then so be it. I have to get that gun. Siyempre, mas pagod naman ako sa apoy sa dagat. Dalawa yun eh. Oo, mas pagod naman talaga ako dun. Pero, yung pagod mo kasi madaling... Very rewarding kasi yung trabaho ng isang artista eh. Mabilis kasi yun eh, di ba? Parang kapag may ibinigay ka, and nakita mo yung happiness ng mga tao, nakita mo yung rating, alam mo na tinatangkilik ng mga tao, pinapanood ng mga tao, pinag-uusapan ng mga tao. Nawawala yung pagod mo, syempre. Gagamitin mo yun para lalo kang ma-inspire. Para pagpagod ka na, yun na lang talagang iisipin mo na ito ang hinihintay ng mga tao, kaabang-abang to mga eksena, to konting tiis na lang. Konting hikab na lang, maitutulog mo na yan. What's good about Angelica is that she was able to differentiate Serena and from Serena from sino ba isa? Si Rebecca. Mas maganda kay Angelica, kaya niyang she's able to have two characters and kahit na pagod na kami, iba pa rin talaga, alam niya yung nuances ng isa doon sa isa. And one thing I admired about her is yung processing niya, mabilis. Kumbaga, twins yung ginaganapan niya at makikita mo talaga yung pagkakaiba. And at the same time, madaling kumarga. So, she made things easy for us acting-wise. Hindi na lang may babalik pa sa amin ng tatay ko. Alam mo kung anong nawala sa amin ng nanay ko? Sa amin ang kapatid ko na dahil sa ginawa ng tatay mo! Naging maganda yung rapport naming lahat sa set. So, kahit na pagod, hindi naman yung nagmamatter. Ang importante talagang masaya ka pa rin sa ginagawa mo. At the end of the day, iisipin mo pa rin, pagod ka nga. Pero iisipin mo na worth it yung pagod mo dahil gusto mo yung ginagawa mo. Hindi mo siya ginagawa na ayaw mo. Na parang hindi ka napapagod, na parang ka nagsasawa. Pero sa lahat ng mga recent projects niya, iba ang kahalagahan ng 24/7 in love. Madami-dami naman kami pinagsamahan. And magkaibigan kasi kami... Noon pa, simula pa talaga nung... Kasi noon pa, kahit yung parents na tsaka mama ko, matagal na magkakakilala. Elvis! Gusto ko lang magpasalamat ulit. Kung di mo ako pinagtakpan, eh, malamang wala na akong trabaho ngayon. Kawawa naman ang pamilya ko pagka nagkaganon. Okay lang yun. Alam ko kung gaano ka-importante sa iyong pamilya mo. Sige na. Baka maiwan ka ng flight mo. Ingat ka, ha? Noo'y umibig na ako, subalit na saktan ng puso, parang ayoko nang umibig. Thank you, Elvis. Siguro kasi naging memorable sa amin yung pelikula. Naging konektado kami sa isa't isa. So, malaking bagay siya. Medyo special siya.